Buksan po natin ang ating mga Biblia sa ikalawang hari, chapter 17, verse 27 hanggang 41. Pagkatapos nag-utos ang hari ng Assyria, pabalikin sa Samaria ang isa sa mga pari na binihag natin. Hayaan niyo siyang magturo sa mga bagong nakatira roon kung ano ang kautusan ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya isa sa mga pari na binihag nila galing sa Samaria ay bumalik sa Bethel at tinuruan niya ang mga bagong nakatira doon kung paanong sambahin ang Panginoon. Verse 29. Pero ang iba't ibang grupo ng mga taong ito ay patuloy pa rin sa pagsamba sa Diyos nila. Sa bawat bayan na tinitirhan nila, inilalagay nila ang mga Diyos-Diyosa nila sa mga bahay-sambahan sa matataas na lugar na ginawa ng mga taga-Samaria. Ginawang Diyos ng mga taga-Babilonya si Sukot-Benot. Sinamba ng mga taga-Kuta ang Diyos nilang si Nergal. Sinamba naman ng mga taga-Hamat-Asina. Sinamba nila ng mga taga-Ava ang Diyos nilang sina Nibhas at Tartak. Sinunog naman sa apoy ng mga taga-Sepharvaim ang mga anak nila bilang handog sa Diyos nilang sina Adramelech at Aramelech. Sinamba nila ang Panginoon, pero pumili sila ng mga pari mula sa kanila para maglagay ng mga handog sa mga bahay-sambahan sa matataas na lugar. Kahit sinasamba nila ang Panginoon, patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga nakaugalian nilang pagsamba mula sa mga bansang pinanggalingan nila. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila ito. Hindi totoo ang pagsamba nila sa Panginoon at hindi sila sumusunod sa mga utos at tuntunin, mga turo at kautusan ng Panginoon na ibinigay sa lahi ni Jacob na pinanggalingan nilang Israel. Gumawa ang Panginoon ng kasunduan sa mga Israelita at iniutos sa kanila, "Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan o lumuhod sa kanila, o maglingkod, o kaya'y maghahandog sa kanila. Sambahin ninyo ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan at lakas. Dapat ninyo siyang sambahin at luhuran. Sa kanya lang kayo maghahandog. Palagi ninyong sundin ang mga utos, tuntunin, turo at mga kautusan na isinulat para sa inyo. Hindi kayo dapat sumamba sa ibang Diyos. Huwag ninyong kalimutan ang kasunduang ginawa ko sa inyo at huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Sambahin lang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang magliligtas sa inyo sa lahat ng kaaway ninyo." Pero hindi nakinig ang mga taong iyon at nagpatuloy sila sa dati nilang ginagawa. Habang sinasamba ng mga bagong naninirahan ang Panginoon, sinasamba rin nila ang mga Diyos-Diyosan nila. Hanggang ngayon, ito ang ginagawa ng mga angkan nila. Maaari po tayo maupo panandalian bago natin babasahin ang Juan chapter 4 verses 3-9. Tayo po ay munang manalangin. Humingi po tayo ng basbas galing sa ating Panginoon, sa ating banal na Espiritu. Aming Ama, dito po kami bilang inyong mga alipin, mga inyong tupa, Panginoon. At nagpapakumbaba po kami, Panginoon Diyos. Alam po namin, Ikaw ang may kagagawan ng lahat. Ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, Panginoon. Naalala po namin si Moises, Panginoon, nung humingi siya ng gusto po ni Moises makita po kayo. Hindi po kayo nakita, ngunit kayo'y narinig. At ang inyong biyaya at inyong awa at inyong hindi nagbabagong pag-ibig ang narinig niya mula sa inyong bibig. O Diyos, sana never namin malimutan, Panginoon Diyos, ang inyong biyaya, ang inyong awa,
your grace and your mercy upon our lives, O God. Gawin niyo nga po kaming taong laging naaalala, Panginoon, ito. Panginoon, nung niligtas mo kami, hindi niyo kami kinuha agad. Ibig sabihin, Panginoon Diyos, meron siguro kaming gawain po dito. Hayaan niyo nga po kami at i-lead niyo nga kami upang gawin ang inyong kagustuhan sa aming buhay. Sa pamamaraan ng inyong iglesia, Grace Fellowship Church, Lord, ito ay inyo, hindi po amin. Amin, itong Grace Fellowship Church. Ngunit sa totoo, this is yours. GFC belongs to you, O God. At sa pamamagitan nito, Panginoon Diyos, hayaan niyo nga kaming at tulungan niyo nga po kaming gawin ang dapat. Bilang isang tao, bilang isang iglesyang iniligtas mula dun sa kadiliman, papunta po sa inyo. Gawin niyo nga po kaming instrumento ng katotohanan, Panginoon Diyos, sa inyong, sa pamagitan ng inyong salita, hindi lang mula dito sa pulpito, ngunit mula sa mga bibig ng lahat ng tao na nag-a-attend dito, Father. Hindi lang dito sa iglesia, ngunit kahit sa aming paglabas. Gawin niyo nga kaming instrumento din ng pag-ibig. Nawa, Lord, na kung nababasa po namin ang mga epistles, ito ay para sa mga iglesia at para sa bawat isa. Iniisip po namin ang love one another, Lord. Magpakumbaba kami sa isa't isa. Magkaroon kami ng pag-ibig sa isa't isa, Lord. Awa sa isa't isa, biyaya sa isa't isa. Tulungan niyo din niyo po kami maging isang instrumento ng kaligtasan. Nawa, Lord, sa pag-alis namin dito sa pwesto, Lord, ay tila kaming maging ilaw at asin nitong mundong hindi na namin ma-explain minsan, Panginoon. Bigyan niyo nga kami ng lakas na hindi sumama dun sa mundo, ngunit maging ilaw. Na kung mapatingin po sila sa amin, ay makita nila hindi, walang iba kung hindi ang inyong anak na si Jesus. Lord, pinapanalangin ko ay mga tao dito sa kongregasyon, sa Grace Fellowship Church. Alam ko po marami po kaming pangangailangan dito, pang pinansyal, Panginoon Diyos. Para sa mga may relasyon na hindi tama, Panginoon, tulungan niyo nga po kami na itama itong mga ito. Para sa mga kailangan magpakumbaba dito, Lord, may issue kami ng may pride. Sana makita po namin si Jesus na nagpakumbaba at maging ehemplo sa amin, Panginoon Diyos, sa aming mas maliliit na bagay. Sa mga may sakit, Panginoon, alam niyo po kung sino po sila. At alam niyo po ang aming mga pangangailangan, pang-pisikal, pang-espiritual, maging pang-financial, Panginoon Diyos. Pangunahan mo nga po kami. At sa aming pag-aaral ngayon, Panginoon Diyos, sa John chapter 4, sa isang banal na pagtatagpo mula doon sa isang babaeng taga-Samaria at ang inyong anak na si Jesus, tulungan niyo nga po kaming maunawaan. Hayaan niyo nga po ang banal na Espiritu ang manguna sa amin para maintindihan po namin ang sermon na ito at ma-i-apply na po namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung panandalian at tumayo ulit para magbigay ng galang sa salita ng Diyos habang babasahin po natin ang Juan chapter 4 verses 4 to 9. John chapter 4 4 to 9 galing sa SND, Salita ng Diyos version sa Tagalog. Sabay-sabay po tayong magbasa verse 4. Kinakailangan dumaan siya sa Samaria. Sikar ng isang lungsod ng Samaria. Ito ay malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Naroon ang bukal ni Jacob dahil napagod si Jesus sa paglalakbay sa kanya.
verse 7. Sinabi ni Jesus, bigyan mo ako ng maiinom. Bakit ito humihi sa akin ng maiinom? Maaari na po tayo umupo. Napakasarap pakinggan ang mga people of God na nagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat at patuloy po nating pag-aralan ang John chapter 4 verses 4 to 9. Pasensya na kayo kung sinasabi kong John chapter 4 or chapter, hindi kapitulo at hindi talata. Kasi alam ko yung mga tao dito sa harapan medyo nahihirapan sa Tagalog. Kaya chapter na lang gagamitin ko, hindi kapitulo at talata. Okay? Chapter tsaka verse. Sino ba hindi nakakaintindi ng chapter tsaka verse? Maliban dito sa mga tao sa harapan. Good afternoon sa inyo lahat. Ang ating pamagat para sa ating pag-aaralang sermon na ito ay isang banal na pagtatagpo. Marahil malamang alam niyo na po itong bahagi ng kwento sa aklat ni Juan kung saan ang nakikita po natin si Jesus ay may kausap na isang babaeng taga-Samaria. At habang binabasa natin kanina, no, isang tanong ang dapat naiisip natin habang nagbabasa. Ano ang pakay ni Jesus? Ano ang pakay ni Jesus? Isang banal na pagtatagpo. Ano kaya ang kanyang pakay? At para kanino ang ebanghelyo? Kaya sinasagot ko na ang aking sariling tanong. Pero dapat ang naiisip po natin, ano ang kanyang pakay? What is his purpose? Ang dami pong sinasabi natin na mamaya mapapag-aralan natin na dapat hindi dumaan doon si Jesus, dapat hindi siya makipag-usap, pero meron siyang isang pinagdesisyonan at sinabi niya, kailangan kong gawin ito. Ang sabi nga sa verses 4, 5, and 6, sabi, kinakailangan dumaan siya sa Samaria kasi galing siya ng Galilee at papunta siya na, galing siya ng Jerusalem at papunta siya ng Galilee. So sabi sa verse 5, pumunta nga siya sa sikar ng isang lungsod ng Samaria. Ito ay malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. At yun ay pangyayari na sinasabi natin, kinakailangan dumaan siya sa Samaria. Bakit? Dahil ba nga ba tama yung sinasabi at binigay na ehemplo ni Doc Rico, hinahabol ba siya ng mga pariseo? O nagmamadali ba siya? O talagang dumaan lang ba siya doon? O talagang kailangan niyang makipag-usap doon sa isang tao? At tulad ng tinalakay natin nung nakaraang linggo, isang bagay na nabanggit na nga ng aking kapatid, na ang isang maganda sa aklat ng Juan ay nakikita natin si Jesus ay maraming mga iba-ibang klaseng tao na galing sa iba-ibang antas ng pamumuhay. Sa alam naman natin sa John chapter 3, sa Juan kapitulo 3. Hirap, no? Sa John chapter 3, isa sa pinaka sikat o pinaka tanyag na mga kwento sa Biblia na nakikita natin ang pakikipag-usap ni Jesus doon kay Nicodemo, kung saan nakikita natin ang John chapter 3 verse 16. Halos lahat po tayo kung nagbasa na tayo ng Biblia at malamang napag-aralan na po natin yun. At ngayon naman pinag-aaralan natin isang pagkikita. Yung unang pagkikita si Nicodemo at saka si Jesus, sa gabi sila nakita. Ito ang pagkikita ni Jesus at ang isang babaeng taga-Samaria ay tanghaling tapat. Kaya ngayon pag-aaralan natin ang kahit yung mga unang ilang talata lang sa pagkikipag-ugnay ng sa napagitan ni Jesus at ng babaeng Samaritano. Samaritano. Ngayon, pag binasa natin po ang unang mga talata, makikita natin, pakipakita nga po yung ating slide yan. Okay. Ako po ay magaling mag-drawing.
Nakita mo? Ang ganda ng mga words. Hindi po. Kinuha ko lang po yan sa internet para sa atin. At gusto ko lang ipakita po sa inyo kung ano yung nangyayari dito. Si Jesus ay nanggagaling sa Judea kung saan sila sila Juan Bautismo at saka si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagbabautismo. Eh kailangan niyang pumunta sa Galileo, sinabi nga. So kinakailangan daw dumaan siya sa Samaria. Kadalasan, kagaya nga ng explanation ni Doc Rico last week, ay ayaw ng mga Hudyo dumaan diretso sa Samaria. Ang ginagawa nila, kung galing silang Judea o Jerusalem, papunta Samaria, ay kumakanan pa yan. At dadaan pa sa Jordan, sa river. Lalagpasan nila yung river, aakyat, para lang hindi nila daanan ang Samaria. Yun ang parating ginagawa ng mga Hudyo. Ngayong itong kwentong ito, maaari din natin tignan sa iba't ibang paraan. Pwede natin sabihin, oy, may isang tao na isang pagod na guro mula sa isang mahabang paglalakbay na nagkompromiso sa tradisyon para sa isang inumin. Yun ang nangyayari. Kung binasa mo lang, oy. O, maaari din natin sabihin na ang may akda ng kaligtasan na si Jesus ay nakikipag-usap sa isang babaeng desperadong nangangailangan ng saving grace, ng ebanghelyo, ng kaligtasan. Isang Samaritana, isang babae na may reputasyon ng immoralidad. Lahat ng tatlong aspetong yun ay itinakda siya sa kategorya na nasa kabaligtaran ni Nicodemo. Babae, Samaritana, immoralidad. Hudyo, lalaki, at wastong moral na pariseo si Nicodemo. Parang gusto ko makita natin yung nangyayari dito sa gitna ng kwento ni Juan na talagang tinama niya eh. Itong isang storya patungkol sa isang pariseo. Itong isang storya patungkol sa isang tao na kinasusuklaman ng mga taga-Hudyo. Ng mga Hudyo, ng mga taga-Israel. Sadya po yun. At si Jesus ay dumaan mula sa Samaria dahil meron siyang isang mahalagang itatagpong tao. Hindi nga natin makukuha yung pangalan eh. Ngunit napaka-importante ito dahil siya ang sipanimula ng ministeryo ni Jesus sa Samaria. Verse 7, sinasabi ay dumating ang isang babaeng taga Samaria upang sumalok ng tubig. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bigyan mo ako ng maiinom." Tignan natin kung ano nangyayari dito. No? Habang gagamitin natin ang imagination, no? Nandun si Jesus, nakaupo na. At yung babae, siguro naglalakad, baka winding road pababa o winding road pataas. At sa malayo pa lang may nakikita na siyang tao. At kakaiba yung suot niya, baka Hudyo to. Kasi hindi natin alam kung bakit alam nitong babaeng ito, bakit alam niyang Hudyo kagad si Jesus. Baka sa pamamagitan ng kanyang pananamit. At may nakikita siya nakaupo doon. Sa may andun lang siya sa tabi ng well. Marahil malamang itong babaeng ito ay hindi man lang titingin doon sa lalaki dahil hindi tama makipag-usap ang mga babae sa mga lalaki sa panahon na ito. Ayaw niyang makipag-usap, lalo na kung hindi siya pamilyar doon sa tao. Ang gagawin niya ay pababayaan, hahayaan na lang siyang mag-isa. Ayaw niyang makipag-usap. At kusa na lang siguro kumukuha ng tubig o nag-iigib ng tubig itong babae habang andun si Jesus sa isang gilid na nakaupo at pagod. Ngayon dito sa Israel, maging sa Samaria at maging sa Israel man, ang gawaing bahay ng mga, ito isang aspeto ng gawaing bahay, no? Isang chore o isang task ay ang pag-iigib ng tubig.
Sa bahay namin, hindi na po kailangan. Bakit? Meron na tayong tubig, faucet na tayo, di ba? May gripo na tayo. Ngunit pero may, ang anak ko si Antonio, yung bunso ko, ayun yung kanyang gawaing bahay. Na mag-igib ng tubig, hindi sa poso, kundi dun sa 5 gallon, at ilagay na lang dun sa refrigerator. Ngunit itong panahon na pinag-uusapan natin, wala pang tubero, wala pang plumbing, kumbaga. Wala pang PVC pipes. Kaya napakahalaga ng tubig. Kaya nakikita natin, sasabihin ni Jesus, I am the living water. Ako yung buhay na tubig na parang river daw, parang stream. Sa panahon na ito, wala pang may gripo. At yung pag-iigib ng tubig para sa isang babae ay nakakapagod. Bakit? Alam ko nung bata po kami sa mga probinsya, pag pumunta kami sa probinsya, paano kayo mag-igib ng tubig? Siyempre may isang bakal, may isang poso, at may isang gripo kung saan akyat baba lang. Minsan nagtuwan-tuwa pa nga kami nung bata kami. Hindi namin nakikita as isang trabaho. Ngunit sa panahon nito na napakahirap, kailangan mo ng isang balde, kung anong wala pang plastic noon, wala pang bakal noon, clay pot siguro, at kailangan ilaglag yun sa isang well. At kailangan din iakyat. So means mas nakakapagad po itong gawain ng mga kababaihan ng panahon nila. Ngunit kung ang gawain itong ng mga kababaihan ay kadalasan magkakasama sila. Hindi yung nag-iisa kagaya nitong nasa storya natin, ang Samaritanong babaeng Samaritano. Bakit? Kasi kadalasan sa umaga nila ginagawa o sa hapon nila ginagawa. Itong kwento natin ay napag-usapan na nga ni Doc Rico last week, ay ito ay tanghaling tapat. Diba? Kakaiba eh. Tanghaling tapat yung babae mag-isang pumupunta doon. Ayaw makipag-sosyalan, kumbaga, sa ibang mga babae. Na maging man ang pangangailangan ng tubig. Kadalasan kailan natin nangangailangan tubig? Sa umaga o kaya sa gabi. Ngunit siya'y dumating na mag-isa. At sa ating hula, hindi naman talaga hula, na dahil siya'y isang hindi tama, no? Siya'y isang immoral, may isang immoral na relasyon, parang umiiwas siya kasi tiyak siya mapag-uusapan at gusto lang niyang umiwas sa kontrobersya. Kaya tanghaling tapat, siya'y pupunta, walang ibang kababaihan doon. Bigyan mo ako ng maiinom, may narinig siya. Nauuhaw ako, bigyan mo ako ng maiinom. Give me a drink. Itong unang 5 salita ni Jesus, unang binigkas niya para sa ministeryo sa Samaria. Ito yung simula na pag-uusap, oo, ng 2 taong ito, isang babae at si Jesus. Ngunit ito ay simula ng hindi karapat dapat na biyaya, na hindi naman karapat dapat ang mga taga-Samaria. Ang karapat dapat sana ay mga Hudyo. Ngunit ibinibigay ang biyaya sa mga taong taga-Samaria. Alam mo, ang daming sinirang mga kinaugaliang pangbayan Israel itong si Jesus. Mga social customs ay sinira niya sa pamamagitan ng anong kanyang ginawa. Kaya nga mamaya pagdating ng mga disipulo niya, magtataka sila, ba't mo ginawa yan? Bakit kausap mo yan? Mga pamantayan ng mga Hudyo na nagdidikta kung ano yung tama, hindi yun yung ginawa ni Jesus. Unang-una, kagaya nga na sinabi ko, ay dumaan siya dun sa rehiyon ng Samaria kung saan hindi talaga gawain. Ayaw nilang marungisan, di ba? Ayaw nilang ma-defile. May nababasa po ako nung sa aking research ay pagpapunta po daw ng Jerusalem, ayaw daw nila dumaan kasi sila'y sasamba at marurungisan sila. Pagpauwi na daw sila, kahit nagmamadali na, baka okay lang nang pabalik sila ng Galileo. At ayaw na ayaw nila.
dumaan sa Samaria. Ang daming sinira. Ayaw marungisan itong mga Hudyo. May mga kinaugaliang panlipunan ng mga Hudyo na sinasabing hindi nga po dapat makipag-usap sa babae. Lalong-lalo na hindi gumamit pa ng mga utensils ng mga Samaritano. Hindi nga daw nila maiisip yun. Pero para sa atin, sigurado po tayo, hindi po ito kasalanan. Mga ano lang, mga kaugaling ang panlipunan lang. Sigurado tayo hindi kasalanan. Bakit? Dahil ginawa ni Jesus. Hindi niya ginawang, oy, napaka-importante nitong mga kinaugalian ng mga Hudyo na ayaw na niyang gawin. Hindi. Ang ginawa niya, iniisip ni Jesus, teka, mas importante itong mensahe ko. Hindi ko kailangan respetuhin masyado ang mga kaugaliang panlipunan ng mga Hudyo. Bakit? Bakit kaya kailangan ni Jesus gawin ito? Bakit sinabi ni Jesus, nauuhaw ako, bigyan mo ako ng tubig. Nauuhaw ako, bigyan mo ako ng tubig. Bigyan mo ako ng maiinom. Bakit sinabi ni Jesus to? Well, dahil nauuhaw siya. At siya ay isang tao. Makaraan mga linggo, nung nakikinig ako doon sa sermon ni Pastor George patungkol doon sa last part ng chapter 3, kung saan nakikita natin ang superiority o yung pagka-Diyos ni Jesus. Doon sa last part ng chapter 3, Son of Man. Di ba? Ngayon, ang kanyang pagkatao ang nakikita natin. Pagod sa biyahe, naglakad. Sabi nga sa John chapter 1 verse 14, ang salita naging tao, hindi yung ang salita naging anghel na hindi napapagod, hindi. Ang salita naging tao. Natulog siya, umiyak siya, tumawa siya. Nagutom siya, nauhaw siya. Ngayon, ito'y tanghaling tapat at pagod si Jesus sa kakalakad. Naalala po natin yung Hebreo chapter 4 verse 15 kung saan sinasabing sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Ang ibig sabihin po nito na meron po tayong isang saserdote na nakikiramay po sa atin, na naiintindihan po ang ating pangangailangan pang physical, maging pang spiritual man, na hindi nagkasala. Humingi ng tubig si Jesus, bigyan mo ako ng maiinom. Bigyan mo ako ng maiinom. Bakit? Unang-una, nauuhaw siya. Pangalawa, wala naman siyang pangsalok. Sabi na sa verse 11 ng chapter 4 ng Book of John, sinabi ng babae sa kanya, Ginoo, wala kang panalok at malalim ang balon. Saan magmumula ang iyong tubig na buhay? Saan magmumula ang iyong tubig na buhay? Sabi niya. Diba? Sir, you have nothing to draw. Wala kayong dala, kaya kailangan talaga ni Jesus makipag-usap. Masasabi natin na nakipag-usap si Jesus dahil siya'y unang-una nauuhaw, pangalawa walang pangsalok, pero pangatlo gusto niyang ipakita na ito na yung simula ng kanyang ebanghelyo dun sa mga taga-Samaria. Nagulat ang babae nang makita isang lalaki na upo. Lalong nagulat siya nung nakita niya ang lalaking nakaupo ay Hudyo at humingi sa kanya ng tubig. Kadalasan maganda ang dapat na responde ng mga tao, no? By the way, nakikita po natin ito sa Old Testament kung saan laging may mga manlalakbay na napapagod, pwede kayo huminto at humingi ng tubig sa balon o sa mga bahay. Sino po sa inyo na mga taga-probinsya na naglalakbay kayo, meron kayong makitang bahay, pwede kayong kumatok at humingi ng tubig. Naalala ko nung bata pa ako, nung 2010, joke lang,
Noong 1980, noong 1970s, noong bata pa po ako, na nasa probinsya po kami, pwede po kaming huminto sa mga bahay. Pwede pong makibugamit ng CR. Pwede. Pwede po makiinom ng tubig. Pwede. Pwede. At gayon din, nakikita natin, ganito ang nangyayari kay Jesus. Ito isang kaugalian din kahit noong bata po tayo. Pero pwede natin sabihin ito, no, na yung pagkatao ni Jesus na ipinakita ko, ayon sa Hebreo chapter 4 verse 15, na sinasabi natin, the word became flesh, ang salita naging tao, pwede natin sabihin, naging nauuhaw lang si Jesus. O pwede din natin sabihin, ay ipinapakita ni Jesus na baliwala sa kanya ang mga bagay na panlipunan ng Hudyo. Christ's willingness to extend this grace and mercy, kahit na yung mga Jewish customs ay kanyang inisantabi. Sabi sa Mateo chapter 2, chapter 8 verses 2 and 3. Ito'y patungkol sa isang may ketong. Narito may lumapit na isang ketungin at sinamba na siya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Sabi ni ng isang ketungin. Sabi ni Jesus, ang ginawa ni Jesus, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipo siya na sinasabing, ibig ko. Maging malinis ka, kaagad-agad na luminis ang kanyang ketong. Ano po ang nangyayari dito? At ano po sinasabi ni Brother Peter dito? Ang sinasabi po dito, ang ketungin ay hinawakan ni Jesus, hindi dahil kailangan niyang hawakan upang pagalingin. Ngunit ipinakita ni Jesus ang kagustuhan niya magpagaling. Kahit na makakadungis sa kanya. Pero pinakita din ni Jesus na kahit makakadungis sa kanya, nakikiisa din siya sa mga palaboy, mga taong pinabayaan, mga ketungin, mga may immoral na relasyon kagaya ni Samaritanong babaeng Samaritano. Hindi kailangan ni Jesus pagalingin ang isang may ketong, hindi niya kailangan hawakan pa eh. Ngunit ang ginawa ni Jesus, hinawakan niya. Bakit? Para ipakita sa mga taong na nanonood. Nakikiisa ako dito. Nakikiisa ako sa isang palaboy, sa isang taong pinabayaan. Gayun din sa parehong paraan. Iinom si Jesus mula sa parehong mga kagamitan ng isang babaeng Samaritano upang ipakita ang kahandaan niyang ipagkaloob ang biyaya at awa sa isang hindi Hudyo, ngunit isang Hentil, kung tatawagin, isang half-breed, isang Phil-am. Dati, hindi nila gusto yun. Ngayon, hinahanap po natin yan sa basketball. Pero noong araw, nako, half-breed yan. Kalahati lang ang Hudyo sa kanya, yung kalahati hindi nating alam. Pero yun yung pakay ni Jesus. Gusto niyang ipakita. Gusto niyang ipakita na nakikiisa siya sa mga palaboy, nakikiisa siya sa mga makasalanan, mga taong pinabayaan, mga outcast. Hindi niya kailangan hawakan eh. Hindi niya kailangan hawakan yung ketungin. Hindi rin niya kailangan makiinom. Ngunit ginawa niya. Mga kapatid, tayong lahat, ganun din eh, makasalanan din tayong lahat eh. At napakalayo sa mga pamantayan ng Diyos, mga standards of God, standard of God. Ang biyaya ng Diyos na pinapakita sa pamamagitan ng kanyang kaligtasan para sa atin, no, ay higit pa, ay napakaganda. At higit, humihigit pa yon kung hindi lang tayo niligtas, ginamit pa tayo para sa kanyang ebanghelyo. Grabe, minsan hindi ko naiisip eh. At pwede po tayong gamitin. Kasi dito sa story ang binabasa po natin, ang ginagamit niya ay isang babaeng may salungat na nakaraan. Ginamit po niya yon
Lalo na po tayong pwedeng gamitin, mga kapatid. Sabi sa verse 8, ang kanyang mga alagad ay pumunta na sa lungsod upang bumili ng pagkain. His disciples had gone away into the city to buy food. Pero bakit lahat? Bakit kung magpapadala si Jesus, gano'ng karaming pagkain ba papadala niya? Bakit 12 pinaalis niya lahat? Oh, bumili kayong pagkain. Ma, kami lahat? Oh, okay lahat. Ilang? Gano'ng karami ba? Isang truck ba? Ilang isda yun? Ilang... Either magpapakain siya na napakaraming tao dahil 12 ang pumunta para bumili ng pagkain o meron siyang pakay na nakikita niya isang babae who was coming to fetch a pail of water is his gospel prospect. Isang taong nakikita niya na mas maganda siguro, mas maigi siguro kaming dalawa, one-on-one kami mag-uusap. Kaya nga sinasabi natin, personal relationship with God. Hindi po pwedeng hindi mo makilala si Jesus. It is a personal relationship. It is not a relationship with a church. Hindi rin po relasyon sa inyong D group. Ito'y one-on-one kayo ng Panginoon Diyos. At ganun gayon din sa pamamagitan nito ay tinatawag ni Jesus at ng Diyos itong babaeng ito. Pansinin nyo rin, ano, na itong mga 12 ay nais nilang bumili ng pagkain mula sa Samaritano. Siguro, hindi nila masyadong iniisip yung kosher, no? Yung mga ipinag-uutos na mga regulasyon na galing sa mga Hudyo na bawal daw kumain ng iba, eh, siguro sila, ano, cool lang sila, hindi sila ganun kahigpit. Kasi iniisip ni Jesus, okay, bumili kayong pagkain mula dyan, okay lang. Eh minsan yung mga Hudyo ngayon, kailangan kosher. Hindi pwedeng basta-basta na lang kung ano-ano na lang ang kakainin. By the way, itong si Jesus pala, ang ating Panginoon na si Jesus, ay never ay gumawa ng miracle o himala para sa kanyang sarili, para sa kanyang pansariling pangangailangan. Kadalasan dahil siya ay magpapakain dahil galing sa kanyang mahabag na puso, o ito ay para sa pagpapalakas ng pananampalataya, no magpagagawa ng himala o gagawa ng miracle si Jesus, hindi para eh nagugutom ako, ching, hindi ganoon eh. It's always para sa dahil meron siyang compassion o kaya dahil para patibayin ang mga pananampalataya at pananalig ng mga tupa ni Jesus. Sabi sa verse 9, sinabi sa kanya ng babaeng taga Samaria, bakit humihingi sa akin ng maiinom? Ikaw ay isang Hudyo, samantalang ako ay isang babaeng taga Samaria. Sabi ni Juan, sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga taga Samaria. Kahit si Juan na namanunulat, hindi niya matiis. Kailangan niyang gawan ng isang konting commentary. Ang sabi niya, ito yung opinion ko, dapat hindi nagsasama talaga, dapat hindi nakikipag-ugnayan ang mga Samaritano at ang mga Hudyo. At bakit nga ba ang daming hatred and animosity, bakit ang daming pagkakaiba ng Hudyo sa Samaritano? Ito ay may konting history lesson po tayo dito, at hayaan nyo nga ako ipalabas itong history ng Israel, okay? Ang history ng Israel. Hindi naman lahat natin itatalakayin, kung yung mga importante lang. 1000 BC. Okay, thank you. 1000 BC si David ay nanguna at naghari sa United Kingdom ng Israel. Ang panahon ni David nung inatake niya ang Jerusalem, nakuha niya, na-unite niya ang Israel. Okay? 1000 BC yan. Sabi nga ng ano, habang nagkikita yung mga dalawang Israelita, shalom. Pag nagkakamay, peace. Bakit? Dahil grabe, puro digmaan, puro away, puro gera ang nakikita sa history ng Israel, mga Israelita. Sa Jerusalem lang, ha? Sinasabi,
Hanggang ngayon sa panahon na ito, 52 times inatake ang Jerusalem, 44 times na-capture, 23 times pinaligiran, besieged, at nasira 2 beses, Jerusalem pa lang yun. Nung 1000 BC, nung naging hari si David sa lupang Israel, nasakop ang Jerusalem as bilang isang nation's capital. Si David yun, ha? Hayaan nyo lang ako, ha? Huwag kayo maantukin. Sana huwag kayo maantukin. Dahil nakakaantok to para sa iba. Lalo na sa mga natatakot sa takot sa bullpen. May mga player kami lagi. Magagaling sana, ang galing sa basketball. Pwede sa UAP. Naku, hindi pwede yan. Sa ibang liga na lang. Bakit? Takot sa bullpen. Huwag kayong matakot sa bullpen. Huwag kayong matatakot dito sa mga ganito. Dahil pangangailangan natin to upang maunawaan na maayos. Okay? Nung naging hari si David, okay siya. Nung namatay na si David at si Solomon na naging hari, naging dalawang kaharian. Ang northern Israel at ang southern na naging Judah. Okay? O kaya ang hilagang kaharian, northern kingdom, sasabing Israel, Samaria, at yung southern kingdom o yung timog na naging Judah, naalala niyo yung mapa kanina, na naandun yung Jerusalem. Okay, so parang naging dalawa yan. Pero pareha silang Hudyo. 722 BC, ang mga taga-Assyria, kung nasaan ngayon yung Iraq, ay ginera ang mga taga-North, mga taga-Hilaga, yung Northern Kingdom. At anong ginawa nila? Halos in-explain na last week na ni Doc Rico to. Ang ginawa ng mga taga-Assyria ay nag-import ng mga taga-Assyria, dinala dun sa Samaria at dun sa Northern Kingdom. At yung kalahati naman ng mga nandun sa Samaria, idinala naman dun sa Iraq. Okay? So ano nangyari? Nagkaroon ng mga Fil'am. Joke lang. Nagkaroon ng mga half-breed kung saan sadyang ginawa talaga ng mga taga-Assyria yun. Itong paghahalo nung 722 BC ng mga Hentil at ang mga Hudyo ay hindi naman nakakagulat na gumawa sila ng mga pagkakaibang paraan ng pagsasamba. Dahil inadapt na ng mga taga-Israel na taga-North yung mga ibang bagay na gustong gawin ng mga taga-Assyria, pinag-isa nila, syncretistic religion, syncretistic worship. Parang sinasabi natin ngayon, tayo mga Kristiyano, tayo mga taga-GFC, makiisa tayo sa mga Buddhist at kay mga Muslim at yung mga Taoist, o gawa tayo isang shrine, wag na tayo natin lagyan ng cross kasi baka ma-offend yung iba o sabihin hindi dapat pare-parehas, isa lang ang Diyos, pare-parehas lang naman ang Diyos natin, sasabihin nilang ganun. Syncretistic religion. Yun ang nangyari doon sa Samaria. Nagkaroon ng halo. Sabi nga doon sa Malakay chapter 2 verse 11, isang pagkasuklam ito ang ginawa ng Israel at sa Jerusalem. Noong 586 BC, okay ha, makinig kayo mabuti. Ang Babylon, katabi siya ng Assyria, ang Babylon ay, ang ginawa ng Babylon ay, sila naman ang nanalo doon sa teritoryang yan. At ginawa ng Babylon, kinuha mga Hudyo galing sa Judah, Southern Kingdom. Hindi lang sila nag-import ng mga tao, yung mga importanteng tao sa Judah, kinuha din nila sa Babylon. Southern Iraq. Okay? Nung ginawa nila yun, itong mga Hudyo, hindi gaya ng mga taga-Samaria, hindi sila nakipag-intermarry. Sila-sila pa rin. Kumbaga, puro pa rin sila. Noong pagdating ng 532 BC, yung Persia o yung Iran nanalo sa buong region ng Middle East na naman. Ang ginawa ng mga taga-Persia, sabi doon sa mga taga-Babylon, huy, isaulin nyo na yung mga Hudyo. Ibalik nyo sa Judah yan. Kami na mamamahala sa kanila. So balik na naman ang mga taga-Hudyo sa Judah. Okay? Pero hindi sila nakiisa doon sa mga ibang lahi. Ngayon, meron kang Northern Kingdom na nakuha
at nakiisa sila, nagkaroon sila ng half-breed, at itong Southern Kingdom, kung saan ang Jerusalem, napuro pa rin, kahit na naging alipin na sila sa Babylon, kahit na ibinalik na sila, hindi sila nakiisa dun sa ibang mga bayan. Kaya ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano, kayo nakiisa kayo, kami puro pa rin. Iba na ang tingin namin sa inyo. Noong pagbalik sa Babylon, sabi ng mga nandun sa Samaria, at this point, sabi nila, teka muna, wala naman, hindi naman tayo makapwede mag-worship sa Jerusalem. Dahil sira ngayon, sinira ng mga Babylonian. Saan tayo mag-worship? E di gumawa sila ng sarili nila. At ang tinawag nila doon, doon sa Mount Gerizim. Pakipakita yung ating picture. Napakaganda. Diba? Hanggang ngayon, marami ng beses yan. Ito ang Mount Gerizim. Ang katumbas niyan ay ang Mount Zion sa Jerusalem. So ang sinasabi ng mga taga-Samaria, eto, dito dapat tayo mag-worship. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, taga-South, hindi, doon tayo sa Mount Zion sa Jerusalem. Sabi nga sa Juan chapter 4 verses 21 and 22, sa salita ni Jesus, sabi niya, Ginang, maniwala ka sa akin, darating ang oras na sasambahin niyo ang Ama, hindi sa bundok na ito, ni sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang sinasamba ninyo. Kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Ang sinasabi ni Jesus, hindi kayo dyan at hindi rin kayo dun sa Jerusalem. Dadaan na kayo kay Jesus. Ang tabernacle, ang tent of meeting is Jesus Christ. Yan ang Mount Gerizim, hindi rin Mount Zion na laging pinag-aawayan. Kaya nga ang mga Samaritano, ang tinatanggap po lamang nila ay ang unang limang aklat ng lumang tipan. Mga aklat ni Moises, ang Pentateuch. Binabaliwala ng mga Samaritano, ang mga propeta, ang mga salmo. Bakit? Kasi may banggit doon ng Jerusalem. Basta may banggit ng Jerusalem, ay ayaw namin yan. Hindi namin titignan yan kasi Mount Gerizim kami, Samaria kami. Eto, dito galing yung sila Abraham, sila Jose, dito sila eh. Hindi naman dun sa ano eh, hindi kay David eh. Bakit? Kasi gumawa nga sila ng kanilang sariling templo kung saan sila ay mag-worship. Kung saan meron silang Mount Gerizim sa panahon na ito, nung kausap ni Jesus yung babae, meron na rin second temple na si Herod's Temple. Medyo mahaba, ano? Balik tayo, 332 to 164, ang mga Greeks at saka yung Maccabeo ay sila yung nanguna at sila yung naging rulers dun sa region ng Middle East pagdating ng 63 BC, Rome. Yan, Roman, Pax Romana, ang kapayapaan na galing sa Roma. Bibigyan ng kapayapaan ng Roma, ngunit magbabayad kayo ng buwis sa Roma. Okay? Naalala pa nga natin, nung si Jesus ay tinatanong ng isang skribo sa Lucas chapter 10, sino ang aking, who is my neighbor? Nung sa kwento ni Jesus na the Good Samaritan. Ang sabi niya dito sa kwentong ito, who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Binigyan ni Jesus ng tatlong tatlong multiple choice, no? Isang pare, isang Levite, at isang Samaritano. Tignan mo naman ang sagot nitong skribong ito. Sabi ni Jesus, sino sa tatlong ito ang sa palagay mo ay naging kapwa, naging neighbor, na lalaking nahulog sa mga kamay ng mga tulisan? As sabi ng skribo, siya na nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa kanya, humayo ka at gawin mo ang gayon. Pero ang sagot, ang gusto ko makita ninyo, ang pinupunto ko dito is, sinabi niya, siya na nagpakita ng habag sa kanya. Ni hindi niya masabi, yung Samaritano. Hindi niya masabi, ang sinabi niya, the one that showed mercy. Ni hindi mabigkas ng isang skribo na galing Israel, na isang pariseo, yung Samaritano. Ayaw niya sabihin yun. Alam mo, ang Hudyo at ang Samaritano, ang kanilang
Away, i-fast forward natin dito sa 21st century kung saan meron tayong mga nakikitang mga notes, no? Ang Samaritano hanggang ngayon, ang tawag sa kanilang sarili, the guardians and watchers of the Torah or the Pentateuch. Ang mga pagkakaiba na itong dalawa, bagaman hindi sigurong panatiko na gaya nung nasa unang, nung baby pa si Jesus, nung ang ginawa nung mga Samaritano, para lang madungisan ang mga Hudyo, ang ginawa nila, pinuntahan ng mga presinto na templo ng mga Hudyo at pinagsasabog ang mga buto para madungisan lang ang kanilang pagsasamba. O kaya may tinatawag po tayo nung AD 52 na wala na po si Kristo noon, ang massacre sa Galilea, kung saan yung mga pilgrims o yung mga peregrino na nanggaling sa Galilea, dumaan mula doon sa Galilea papuntang Jerusalem, pinatay ng mga Samaritano. Siguro hindi na ganun, ano? Ngunit meron pa rin pagkamuhi at puot sa isa't isa ngayon, araw na ito, habang tayo pinag-aaralan. Hindi masyado na ngayon para sa mga Hudyo, pero sa mga Samaritano, galit pa rin sila. Alam mo ngayon, mga kapatid, kung ilan ang mga Hudyo sa buong mundo? 15 million. 15 million Jews. Ang mga Samaritano, ayon sa isang report sa January 2015, 777. At pag isang Samaritano, dun sa 777, konting-konti na lang po sila. At sa mga Samaritano, nagpapasampalataya sa Judaismo o nagpapakonvert, ay nagkakaproblema dahil dun sa naghihingalo nilang tribo. Konti na nga lang kayo sasama pa kayo. Minsan kadalasan naman ang ginagawa ng mga Samaritano nagpapakonvert ay para lang mawala na yung hadlang sa kultura at magkaroon sila ng acceptance o sa sosyalidad. At lahat po ito, binigay ko yung konting history ng dalawa, ng Samaritano at saka ng Israelita at mga Hudyo, para sabihin itong punto ko, na inihahandog ni Jesus ang Ebanghelyo sa lahat na walang hadlang. Sa kabila ng kaibahan, sa kabila ng kasaysayan ng puot sa isa't isa, sa kabila ng social at saka mga kultura, yung mga humahadlang sa kultura, ang kerigma o ang Ebanghelyo ay mas mataas at nilalagpasan kung anumang hadlang yun na meron sa lipunan. Higit pa sa anumang bagay na sa tingin natin makakahadlang sa mensahe ni Jesus. It is, mga kapatid, a transcendent message. Bigyan mo ako ng maiinom. Give me a drink, sabi ni Jesus. Yun ang panimula niya para lang ipasok niya ang mensahe ng Panginoon na inihahandog niya, hindi lang para sa mga Hudyo, ngunit sa buong daigdig. Sabi sa Gawa chapter 2 verse 39, ito ay sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, gaano man karami ang tawagin ng ating Panginoon Diyos. As many as the Lord our God calls to Himself. Mga kapatid, itong babaeng Samaritano, tinatawag ng Panginoon. Lahat nagulat. Alam niyo ba? Lahat nagulat. Nagulat yung babaeng Samaritano. Pagbalik ng mga kanyang alagad, nagulat din sila. Pati ngayon manunulat natin. Sabi niya, hindi dapat nangyayari yun. Mga Hudyo at mga Samaritano, wala naman dapat, they have no dealings. Hindi dapat gumagamit ng mga utensils, yung mga kubiertos, yung mga panginom, yung mga kupita. Hindi dapat nangyayari yun. Nagulat nga sila. Ang rason nito ay dahil ang Ebanghelyo ay para sa lahat.
walang hangganan, walang limitasyon, mga kapatid. At ayoko sanang ito yung running theme, yung meta-narrative, kumbaga tawagin sa aklat ni Juan, na sadya talaga niyang ginagawa kung sino-sino ang kausap ni Jesus at lahat parehas binibigay yung ebanghelyo. At iisa lang yung mensahe, baka iba yung approach. Ang approach kay Nicodemo, you must be born again. Kailangan tanggalin mo lahat ng pinag-aralan mo. At dapat ika'y mabuhay muli. Hindi maintindihan. O maaari din, isang Samaritano, bigyan mo ako ng tubig. Yung mga entrada ni Jesus, iba-iba. Ngunit ito lang, isa lang, ang isang kanyang pakay na maiabot yung ebanghelyo sa mga taga-Samaritano. Naalala po natin, Juan chapter 20 verse 31, sinulat ito para sumampalataya kay Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Pagkatapos niyo sumampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya, ng kanyang pangalan. Mga kapatid, gawin natin itong pansarili. Anong, nakikita niyo ba ang sarili niyo sa pag-ebanghelyo? Minsan gusto natin, oy, maraming grupo, oy, makapag-preach sa harapan ng Grace Fellowship Church. Ngunit ang ginawa ni Jesus dito, one soul at a time. Isang kaluluwa lang. Minsan ayaw natin mag-share sa ibang tao. Sinasabi po natin, ay, parang hindi naman niya kailangan. Eh. Parang kailangan lang niya yung pera o kaya hindi naman siguro. Hindi naman siya seeking, hindi naman siya nagnanais magkaroon ng relasyon kay Jesus. I don't share to people like that. I share to those who are seeking. I don't want to throw pearls to swine. Di ba? Minsan sinasabi pa nga natin. Hindi naman nagsisik eh. Excuse ko yun, ha? Huwag niyong gagamitin. Sabi sa Roma chapter 3 verse 11, no one seeks God. No one seeks God. Lahat God seeks out. At mga kapatid, sana kagaya ng panalangin po natin kanina ay gawin tayong instrumento ng pag-ibig, gawin tayong instrumento ng katotohanan, at gawin tayong instrumento ng ebanghelyo. Isang tabi natin ng tradisyon. Yung mga nasa kabila ay katoliko eh. Para lang mailabas at maipahayag po natin ang gospel. Dapat walang kaso yung isang bodyguard magsishare sa isang boss, yung isang boss magsishare sa isang driver, isang Uber driver na makasakay mo. Dapat lahat ng mga oportunidad ng makapagpahayag ng ebanghelyo ay hindi dapat nating iniisip ang kultura, ang social barriers na andyan, hindi na ako mag-share. Dahil nakita natin si Jesus, inisentabi niya ang mga kultura. Gusto ko ang aking panalangin na ang Grace Fellowship Church maging ahente ng kaligtasan. Gusto ko makilala, gusto natin makilala ang ating simbahan bilang isang iglesia na bukod tanging namumuhay sa ebanghelyo. Dapat tayo maging taong ibang gospel people. Mabuhay at mahalin at manatiling mga gospel people. Dapat umaakay tayo sa mga tao. By the way, umaakay tayo sa mga tao kay Kristo, hindi sa ating pang-personal, no? Na denominasyon o theological position. Kadalasan pag ginagawa natin, nawawala yung habag, nawawala yung pakikiramay natin sa tao kung iba ang agenda natin. Na dapat habag ang ating gasolina na naguudyok para maibahagi si Jesus. Dapat hindi ang ating sariling paniniwala ang ating ibinibigay kung hindi si Jesus. At kahit na yung ibang tao at ibang iglesia ay ginagawang mali, makakita tayo ng mga
nag-share ng ebanghelyo sabay hihingi ng pera, kahit na ginagawa po nila yun, hindi ibig sabihin hihinto tayo at hindi nila gagawin. We should still go. We should still go. Ano ang pakay ni Jesus? Ano ang pakay ni Jesus sa pagtatapos, no? Ano ang pakay niya nung sinasabi niyang, bigyan mo ako ng maiinom. Bigyan mo ako ng maiinom. Yun lang ang mga salitang yun. Unang-una, dahil may habag para sa mga nawawala. Jesus had compassion for the lost. Sabi sa Lucas chapter 19 verse 10, sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya ay anak rin ni Abraham. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Compassion for the lost. Kitang-kita natin itong babaeng nito ay nawawala. Ang compassion ni Lord ay nakikita natin lumalampas dun sa kung ano man nakikita nating mga hadlang ng kultura. Pangalawa, meron siyang sinasabi po na meron po siyang isang divine appointment o isang pagtatagpo, isang banal na pagtatagpo. Sabi sa pangalawang Timoteo chapter 1 verse 9, siya ang nagligtas at tumawag sa atin sa pamamagitan ng isang banal na pagtawag. Hindi dahil sa ating mga gawa, ngunit ayon sa kaniyang sariling layunin at biyaya. Ito ang ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa man nagsimula ang panahon. Yan, kikita natin, election, sovereign election. Ang Diyos Ama na ipinili ang mga kanyang tupa bago pa nagsimula ang panahon ay hinahakot ni Jesus isa-isa at isa na itong babaeng ito. Sabi nga sa Juan chapter 4 verse 23, darating ang oras at ngayon na nga na ang mga tunay na mananamba, the true worshipers, ay magsasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong sumasamba sa Kanya. God is seeking out the true worshipers. Sadyang kinakausap ng Diyos Ama ang mga Kanyang tupa. Ang Diyos ba, is God seeking you out today? Sadya ka bang kinakausap ngayon? Sadya ka bang tinatawag mula sa iyong kadiliman o pagkakaalipin ng kasalanan? May mga bandage ba kayo? Baka tinatawag po kayo ngayon ng Panginoon. Pangatlo ay sinasabing the third reason, anong pakay ni Jesus ay para sa dakilang utos, the Great Commission. Sabi sa Mateo chapter 28 verse 19, wala sa inyong PowerPoint yan, make disciples of all nations. At mas maganda po dito, Acts chapter 1 verse 8, subali tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo ay magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. At ang pag-uusap nilang dalawa, nung itong isang Samaritanong babae at si Jesus, ay nagsimula ng dakilang utos para sa mga taga-Samaria. Mga kapatid, ito po ang sinasabi, we have a transcendent message. Ang ebanghelyo na minsan naboboring na po tayo, sinasabi natin, ay gospel na naman. Ay, well, hindi ko naman gagawin yan. Hindi ko na share niyan dahil ang hirap, hindi naman maniniwala eh. Paulit-ulit tayo nakakakita sa Biblia na yung mga hindi kapani-paniwalang susunod at mananalangin at magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus ay tinatawag niya. Tayo pa kaya, di ba? Sinasabi natin, nothing is impossible for God. Ang konteksto po noon ay ang ebanghelyo ang daladala natin. Hindi yung makakabuhat po ako ng napakabigat o makaka
makakayanin ko yung mga problema ko. Hindi. Pag sinabing nothing is impossible to God, ito'y ang konteksto nun, yung rich young ruler, kung saan akala natin imposible, nasabi, gagayang gawin ng Diyos yan. Sa mga tao, inaakala natin, hindi re-responde sa Ebanghelyo. Mga kapatid, ito ang aking layunin ngayong araw na ito ay mayujuk sana kayo na mapag-isip natin kung sino-sino talaga ang pwede nating makonsider ng babaeng Samaritano. Na kahit may mga hadlang, kahit may mga problema, kahit may mga awkward, masyaran mo ng gospel eh, kung si Jesus ay pinakita niya na nakikisa siya sa mga palaboy, tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Siguro manatili muna tayo ang pag-isipan ng ating mga napag-usapan bago tawagin ko si Brother Ronnie para sa huling mga kanta natin. Bilang ating responde para sa mga narinig po natin, inaanyayahan po namin kayo punta sa mga ating mga Bible studies. Marami po tayong Bible study at kasama din na po dito ay ang PDF 242, pag-aaralan sa ating aklat ng Epeso, July 27 pa po yun, 7 p.m. sa Canvas. At itong darating na Biyernes, yung Women of Grace, aklat ng Galacia, no? Sa Biyernes, July 21, 7:30 p.m. sa Jollibee Commerce, sa tapat ng Acacia Hotel at tabi ng McDonald's. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong amin na pag-aralan ngayon na ang biyaya niyo pa pala, Panginoon Diyos, ay hindi para sa mga Hudyo lamang, pero para sa aming mga palaboy, mga hindi tinatanggap sa society, Father God. Patibayin niyo nga po ang aming mga pananampalataya, Panginoon Diyos. Nawa, Lord, sa paglabas po namin dito, ang aming mga pangangailangan, maalala po namin, maalala niyo po, Panginoon, sa mga may pangangailangan ng financial, Father. Lord, kayo nga po mauna at gumawa ng paraan. Sa mga may sakit, Panginoon Diyos, kayo po sana ang maging lunas, hindi lang sa physical na pansakit, ngunit sa mga may mga problema sa mga relasyon, Panginoon. Sa mga may problema sa kasalanan, Panginoon Diyos, tulungan niyo nga kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mawala itong mga kasalanan sa amin upang maging presentable po kami at dahil mahal po namin ang inyong anak na si Jesus. At para sa aming linggong ito, Lord, gawin niyo nga po kaming ilaw at asin sa bahay, sa workplace, sa mga eskwela, Panginoon Diyos, kung saan-saan po kami mapunta, Panginoon Diyos. Epeso chapter 3, verse 20 and 21, siya ay makakagawa na pinakahigit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Sumakanya ang kaluwalhatian sa iglesia sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa lahat ng salit-saling lahi magpakailanman. And the people of God said, Shanawa. God bless you.